guys, welcome back to my YouTube channel. I hope okay lang ang lahat kung nasan mo kayo party ng mundo. Sana ay okay kayo. And welcome back po, na-miss you ba ako? Ang tagal kong nawala, it's like 2 years po ulit. Pero ito pa rin yung channel ko mga guys. And ipapasyal ko kayo sa Marikina City. And one of the highlights of the city is ang Marikina River Parks. Ayan po, so I hope you like, share, and subscribe to my channel now that it's back. Ang inyong pong lakwacherang nurse ay maglilibot sa ating bansa naman, itatry ko para i-feature mga iba't ibang city. So, ang nakikita nating overpass dyan ay connecting Marikina to Quezon City. Yan pong bridge na yan. So, pagka merong bagyo or may baha, ang ating alert level na para lumikas po yung mga nakatira sa paligid niyan ay alert level 15 meters po kasi tumataas po ang tubig dyan. So, bigyan ko lang kayo ng konting trivia habang naglalakad tayo and habang binabaybay natin itong Marikina River Parks. Yan po ay tuwing holidays, may mga nagtitinda po dyan, may mga booth po na pwede nating bilhan. So, ano ba yung ano? Marikina was founded daw 393 years ago when the Jesuits arrived in 1630. They called the area Jesus de la Peña, Jesus of the Rocks. It was later called Marikina and a parish was established there in 1687. Fishing and farming were the main source of livelihood. So, ayan. Sa gilid dito, makikita natin may mga restaurants dyan na pwede natin pagkainan. Saan ba galing yung pangalang Marikina? It's named after the town of Marikina in Spain. Imagine yun. Based on historical documents held by the Marikina City Government. Marikina is originally called Marikitna. Sa dulo po niyan, makikita natin ang isang ribulto habang naglalakad tayo. Ang pangalan niya ay si Marikitna. Before it is renamed after Felix Berenguer de Marikina. Ayan, yung mga pet owners din po naglalakad para ipasyal ang kanilang i-walking ang kanilang mga alaga. Pwede po kayo dyan mag-rent ng bike sakaling mapasyal kayo sa Marikina. It's cost 60 pesos per hour po. Doon sa reels ko, sorry ha, yung mga nanood ng reels na sinabi kong 130 pesos per hour. I stand corrected na 60 pesos per hour lang po siya. Hindi ako makapag-bike kasi nagbibidyo nga ako, no? And yan po yung mga restaurant na pwede nyo pagkainan. Sa gabi, bukas din sila and before, may mga parang perya-perya dyan where people are ano. Yung K-Food Terminal, yan po yung isa sa mga sikat na kainan dyan sa Marikina River Parks. In case mapasyal po kayo, dalaw kayo dyan and itry nyo rin po yung mga pagkain and yung mga paglalakad dyan at least. Sa kabilang side din po ng river ay pwede rin maglakad. Mamaya makikita nyo yung bridge na footbridge na tawiran, pakabila naman po tayo. Ayan po si Marikina, yung ribulto. Okay? So, sa kabila po, ayun siya, yung parang mosque na garden na pwede kang umupo doon and mag-jogging-jogging. Meron pa rin po palang part dyan na hindi ko napakita, yung may mga nagsusumba. Sa unahan po kasi siya, medyo yung view noon hindi maganda kaya hindi ko na po siya binidyo. So, dito po ay may mga nag-walking. And since it's weekend, so mas marami pong expected na tao. But after the pandemic, hindi pa rin masyadong naglalabas. Ito yung mga kabataan makikita natin. Yung mga tao, hindi pa rin gaanong lumalabas. Para, alam nyo, natakot pa rin sila ma-expose. And then, sa side na yan, yan yung old Chinatown nila na parang garden lang naman yan. You can just sit down and relax sa area yan. So, walking along, ayan, makikita natin yung mga parang Chinatown nila dyan. Ayan. Pinaka-highlight naman kasi dyan is yung mahabang way. So, yung mahabang way na pwede kang maglakad at mag-jogging. So, ano ba yung mga iba pa natin makikita dyan? During the holidays naman po, merong mga booth dyan na titinda ng mga kung ano-ano RTWs, mga pagkain. Ayan po. Okay, sa gilid na makikita natin, may pinagawang parang, ito, parang palaruan ng Marikina for sa mga kabataan, hindi lamang mga taga Marikina, kundi mga katabing lungsod din po. Ayan, mga katabing city na pwedeng pumunta dyan to play badminton, ganyan. Yung area po na yan. So,
Ayan, so lakad pa rin tayo. Tingnan natin. Kalmado po ang tubig kasi tag-init na po, no? So medyo mainit na. Pero this morning, nung kinunan ko yan, it's still 24 degrees. Ayan sila, ate and kuya, may mga nagtitinda pa rin dyan. Kung anik-anik. Wala na. So yeah, walking along din po. May mga nagtitinda rin dyan ng kape sa gilid kung gusto nyo magkape sa umaga. Ayan po. Ayan, si ate nagtitinda po siya ng kape. Ayan, so ang buong Marikina River Park po ay tinatalang merong 11 kilometers na haba. Ano? Open spaces and recreational facilities. So 6.8 miles po siya. Ayan, tatawid na po tayo sa kabila. Ano? Papakita ko lang po sa inyo. Ayan, so nag-ano lang din ako nung river. Sobrang kalmado. Before kasi ang alam ko, meron po dyang parang boat na pwede mong rentahan to cross. Connecting kasi to din ng ano eh, ng Pasig River. So, ayan, Eastern Metro Manila po ang ano, ang Marikina. Ayan, isa system of park, trails, open spaces, and recreation facilities. Ayan, maganda po sa kabila. Before po kasi yung Marikina River Banks, which is the mall, ay meron pong entry galing dyan. Kaya lang sinara po nila since nag-pandemic. So, wala na pong pwedeng mapagdaanan papunta sa kabila, no? So, babalik ka po doon sa pinaka-start mo. Ayan, dahan-dahan lang po tayong aakit na hanggan at baka madun sa inyong lola. Ayan, so makikita natin sa kabila, may mga tao nagwo-walking. Ayan, we're trying to explore din sana kasi nga gusto kong lumipat sa Marikina River. Doon tayo galing sa kabila, ayun. Marikina River Banks naman na mall para makita natin. Pero in my other videos, i-share ko rin po sa inyo yung pagpunta ko doon. Maliit lang yon. And then, ayan, no, hanap-hanap tayo, walking-walking. So, 11 kilometers. Yung isang diretsyo niya na, and then yung kabila din, 11 din. Yung ito nang tinatatayo. So, ang ginawa ko dyan, nagtanong ako dito kay kuyang magtataho kung saan pwedeng mag-cross. Ang sabi nga niya, before daw, sa dulo niya, meron daan going to Marikina River Banks Mall. Pero ngayon, sinara na. So, dito sa taas na daan, ay dyan naman ako dadaan. Baka sakaling meron. Ayan lang yun. Wala akong madaanan na pwede na shortcut. Yung pinakadulo nito. So anyway, ayan. Tignan na lang natin, ayun, guys. Yan po yung ano. Yan, pinapakitaan. Sobrang maaliwalas and napakaganda ng araw today. So hindi siya umulan in the past few days. Walang ulan. Ayan si kuya. Hindi tuloy din ako nakabili ng taho kay kuya dahil occupied yung mind ko kasi na makapunta galing na ako doon sa dulo, bumalik na ako. Kasi wala nang anyway, ano doon eh. Ayan, makikita natin. Wala namang highlight na doon eh. Ito na ako ng konti sa kanya dyan. Tapos yun yung sabi niya, yung pinakadulo doon is sarado. Kasi pag dito, sarado. So what are we going to do? Naglakad-lakad ako papunta dito sa kabila. Sasakay na lang yung Provident Village. Yan, naglakad ako dyan. Pataas dyan. And then wala rin palang shortcut. Wala so what else pala is sikat in Marikina, hindi lang yung Marikina River Parks. Papakita ko rin po sa inyo yung Marikina Sports Center na madadaanan natin later. And yung mga kainan, kakain tayo saglit kasi it's still breakfast time and that time. Eto, paakit ako ng tulay, naglakad na lang ako kasi ayoko na pong sumakay. Hindi na rin ako pumunta ng Marikina River Banks Mall and bumalik na lang ako. Papakita ko sa inyo yung ibaba na ayan, naglalakad ako. Kung saan, yun yung pinagalingan natin kanina. Yung overlooking naman to. So, safe naman maglakad sa gilid. Ayan po yung overlooking. Diyan tayo galing sa baba. Ayan po. Mahaba-haba din tong bridge na to. Yung kaninang pinakita ko in the start of the video. Ayan. Lakad tayo, pababa tayo dyan. Papunta ng market na yan. Marketplace. Ayan. Pababa dyan. Then, right turn po papuntang Kalumpang Marikina. Sa Kalumpang Marikina naman po, doon din yung mga gumagawa ng mga shoes talaga na sikat ang Marikina. Kaya po siya yung shoe capital. Ayan po ang Marikina Sports Center. May fountain sa gitna at yan po yung kanilang pinaka-landmark. Yan. So, sa gabi yung fountain na yan, may iba-ibang color po na
kumbaga, ma-entertain tayo sa kabilang side ng Amang Rodriguez Medical Center. Ayan, public hospital po yan. So, pwede po magpa-consult ang lahat dyan. Walang pinipili kahit hindi ka taga Marikina. As long as kailangan mo ng medical treatment, and libre po yan kasi government funded po iyan. Yan, maglalakad po tayo. Yung Marikina Sports Center po before pandemic, we used to run there kasi nga open po siya. Yan yung mga establishment sa kabila. Merong Watsons dyan, may Mercury, and then market. Isa sa pinakamalaking market po ang Marikina. Kasi sa San Mateo po, where I live, yung saan ako nakatira, is maliit lang po yung mga palengke. Walang ganong malaking palengke. So, yung mga katabing town pa rin ay pumupunta dyan. Ayun, si Jollibee. Then, since breakfast, kakain muna tayo sa Jollibee. Gutom na ang lola nyo. Kaya, ayan, pupunta tayo sa Jollibee and ayan na. Kakain muna po tayo. Number 39 ang number ko, waiting. Ayan, wala pang halos tao ang Jollibee that time. Kasi sobrang aga pa po niya, mga 7:30. Ayan po ang aking breakfast. Bon appetit! Ayan po. Umorder po tayo. Kain po tayo. Paglabas po natin ang gilid ng Marikina Sports Center. I hope you enjoyed watching. Until my next video, ingat po ang lahat. And God bless! Bye-bye!